ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao. So mga par, matapos nga po nagkapikunan ng hari ng super lightweight na si Teo Pimo Lopez Jr. at ang hari ng welterweight division na si Terence Crawford, kung saan hindi nagustuhan ni Crawford ang tapas ng dila ni Lopez. Matapos nito sabihin mga idol na isa ng 2-division undisputed champion si Crawford at isa pa rin itong unbeaten sa bakbakan. Pero ni isa daw mga idol, hindi pa ito nakakuha ng pagiging fighter of the year at napunta pa kay Naoya Inoue ang parangal. Nagpapahiwatig lang daw ito mga idol na hindi daw talaga ganun kabagsik si Crawford kagaya sa sinasabi ng iba. Kung saan di pa pala dito nagtatapos mga idol ang mainit na patutsada ni Teo Pimo kay Crawford. At ayon sa kanya mga idol, eh lahat daw na nakalaban ni Crawford sa welterweight division hindi naman daw 100% malakas sa bakbakan. Puro daw injury ni fighter ang mga tinalo ni Crawford. Una na nga dito mga idol si Uzi Benavides na dati isa naman sa mga bagsik talaga na fighter. Pero alam daw ng lahat mga idol na bago nito nilabanan si Crawford na baril ito sa tuhod at hindi pa tuluyang gumaling pinalaban kaagad kay Crawford kaya natalo sa laban. Pangalawa mga idol, si Kell Brook na isang solid na fighter pero ilang taon na din wala sa kondisyon palagi lumaban dahil sa problema nito sa retina ng kanyang mata. Matapos ito winasak ni Gennady Golovkin sa bakbakan nila. At ang huli daw mga idol si Errol Spence Jr. na may parehong kapansanan ni Kell Brook na wala na rin sa kondisyon ng mata dahil sa sakit nito na katarata. Hindi pa daw sinasama ni Teo Pimo ang mga ibang kinalaban ni Crawford sa 147 pounds kagaya ni Sean Porter at Igis Kabayaskas na lipas na ang prime sa bakbakan pero nagawa pa rin nila sa si Crawford sa laban. So dahil ganito nga mga idol ang tingin ni Teo Pimo kay Crawford, parang sinasabi na rin ito mga idol na mas mabuti pa ang nagawa ng record ni Manny Pacquiao bilang isang welterweight fighter dahil lahat ng mga kinalaban ni Pacman sa 147, lahat malalakas at healthy bago sumabak sa bakbakan. Sa katunayan nga nito mga idol, edihado pa palagi si Pacman sa kalaban dahil hindi niya naman talaga regular na timbang ang 147 pounds. Masyado maliit siya dito pero kinakaya pa rin ni Pacman makipagsabayan sa malalaki at solid na fighter. Malayong-malayo ang diferensya dito kay Terence Bud Crawford. Sa kabilang banda naman mga idol, ang maangas na naghahamon kay Cuadro Alas na si Elijah Fierce, hawak na ng Biba Promotion na pagmamayari ng anak ng MP Promotion President Sean Gebbons. Sa mga hindi kilala si Fierce mga idol, ito po ang boxer na kahol ng kahol sa pangalan ni Casimero. Gusto niya daw talaga labanan si Cuadro Alas para matikman na nito kung paano siya mawasak sa bakbakan. May Pinoy boxer na rin po na tinumba si Elijah Fierce sa kanyang kartada. Ito nga mga idol si Mike Plania, kung saan ninakot niya ito sa round 4 ng kanilang bakbakan. Pero nauna po sumikat ang pangalan ni Elijah Pierce nung nakasparin nito si Tank Davis, kung saan kita sa footage mga idol na sinaktan talaga nito ang lightweight superstar sa sparring. Yeah.